Tanghali noong March 1, 2024. Lumapit sa barangay sa Tarangnan Samar ang pamilya Simbahon para humingi ng tulong na mahanap ang nawawalang si Joylene. Anong oras niyo ba huli nakit si Joylene? Kanina pa, mga alas 8. Hindi ito ba tinext o tinawagan? Kanina pa rin, no, hindi naman ako sumasagot, sir. Eh. Ay, Mare, napadaan ba dito si Joylene? Hindi, Mare. Kanina pa ako dito. Hindi ko siya nakikita. Nawawala ba siya? Hindi pa daw kasi umuwi eh. Ano nangyari doon? Hindi daw dito napadaan eh. Sabi nila, mayroon lang isang babae. Hindi umuwi sa kanilang tahanan. Nang hindi nila mahanap, so instruction sa kanila ng barangay captain, mag-report sa police station. Kasama ang Tarangnan Police, sinimulan ng pamilya ang paghahanap kay Joylene. Nagpunta kami doon sa daanan patungo sa kanilang bahay kasi yung sabi ng nakakita sa kanya, babalik daw ng babalik ng tahanan nila sa kanilang bahay. Sa gitna ng paghahanap kay Joylene, ilang mga bakas ng dugo ang napansin nila sa isang bahagi ng kakahuyan. Papunta sa looban yung dugo. Joylene! Sundan natin. Joylene! Gilbert! Gilbert, talaga! Tingnan mo, may dugo dito. Sa abang nandoon kami, may nakita doon na bloodstain. Kakaunti lang po, ma'am. Mga patak lang, ma'am. Trace ka, ma'am. Parang may usok doon, no? Sir, malalapit ha. Opo kayong lalapit, kami na pamahala. Sir, panapin nga, sir. Hanggang sa matagpuan ang mga labi ng tao na sinunog sa gubat. Dito sa lokasyon na to, dito sinunog yung katawan, dito niya sinunog sa lugar na ito. Sa tao yung punto eh. Ang ibang parte ng katawan ng biktima ay natuklasan namang nakasako at itinapon sa dagat.